Hello Kegel Squad! Welcome to Kegel TV! Yes! Namiss ko po kayong lahat sa aking 1,270 subscribers in the last 4 months. Magperformance na po tayo ngayong 29th po ng July. So today po ay July 18th. It's Wednesday, day off po tayo ngayon. Halos 1 week din po ako nakapag-vlog dahil busy sa work. So ngayon babawi po ako, mag-vlog po tayo ng panibagong episode ng Top 10! Yes! Mga best, alam ko pang na-miss nyo po yung Top 10. Maraming salamat po sa almost 3,000 nanood ng first Top 10 episode natin last week. So maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa mga hindi po nakakapag-subscribe, guys, please make sure you subscribe below. Katabi po ng subscribe button is yung notification bell. You click that notification bell para updated kapag may upload po akong bago. At kapag nagustuhan niyo po itong video to, make sure you leave your like, your thumbs up po mga best, at mag-leave ng comment. At kung gusto niyo lang naman, pwede niyo po yung i-share sa Facebook, sa social media, sa kahit anong platform na gusto niyo. Anyway, simulan na natin Top 10 video episode natin for today, no? Kansya na, nandito si Giggle tsaka si Kimmer. Si Giggle! Giggle! Say hi to the camera! That's Giggle! Yan, katabi ko sila mag-vlog today. Kimmer, come! Kimmer! Say hi to the camera! Say hi! Hi! Oh, hindi. This is Kimmer. May pa-kiss, Mayor! Okay, ako mga anak. So, yun na nga. So, simulan natin yung video. Sesya na, pag nagigigil ang inyong lingkod, ay hindi po mapigilan. Pero po tayong pakapi dito. Dahil 11 o'clock pa lang ng umaga, feeling ko ay kagigising ko lang kahit 3 hours na po akong gising. So, meron po tayong isang subscriber na nagtanong sa akin kung bakit po daw siya constipated araw-araw. So, itong subscriber na to, hindi ko na sasabihin kung saang country siya, pero itago na lang po natin siya sa pangalang Eleanor. Ellie for short. Okay, mga best? So, e-check natin ang mga notes ko. Nag-jot down po tayo ng notes. Ito po ay pinagpaguran ko. Nag-enroll po ako sa Harvard University. Nag-research po ako sa University of Alberta. Nagpunta po ako ng University of Calgary. Sa UP Diliman po, nagpunta rin po ako doon para lang ma-research po mga best kung ano po yung top 10 results kung bakit ka talaga constipated, no? Ang number 1 po sa ating list, number 1, no, mga best? Never mo pang narinig ang word na tae. Yun po ang number 1 natin, mga best. So, either bingi ka kasi hindi mo pa narinig ang word na tae, o akala mo ang tae ay isang utot, isang gas na naging solid, no? So, never mo pa siyang narinig. So, ang ibig sabihin nun, either may deformity ka sa tenga mo, or abnormal ka. Yun. Yan po ang top 1 na reason po natin kung bakit ka constipated. Kasi number 1, hindi mo alam ang ibig sabihin ng tae. Kaya kung ako sa'yo, punta ka ng Merriam-Webster Dictionary. Meron pong Wikipedia online po mga best. Online na po. Type nyo lang po ang word na tae. Lalabas po ang meaning ng tae mga best. No? Number 2 best. Medyo malupit tong number 2. Wala kang puwet. Wala kang puwet, wala kang butas, wala kang way para matae. Wala kang lalabasan ng tae, no mga best, dahil isa kang non-living thing. Pwede kang isang camera, pwede kang isang libro, pwede kang isang halaman. Best, pero kung ballpen ka, pwede din. Pwede kang magtae kasi ang ballpen po ay nagtatae. Kahit corny po yun, ay sinama ko po sa vlog na ito, mga best. So, isa kang non-living thing dahil wala kang puwet. At number 3. Puro kakanin mga best. Nga. So, kanin sa umaga, kanin sa lunch, kanin sa snack, kanin sa supper. Ultimo, bago ka matulog, nagkakanin ka mga best. Nilagay mo ng asin, paminta, toyo, wala kang fiber sa katawan. So, hindi dumudulas yung tae mo from intestine sa puwet. So, yung tae mo na-stuck doon sa colon mo. At yun, bonggang-bonggang constipation ang aabuti mo talaga dyan mga best, no? Ayan po ang number 3 natin, no? Isa kang nga. At isa kang palakain ng kanin. Number 4. Ito. Makaka-relate yung mga kaibigan kong vlogger dito kasi alam kong busy kayong lahat. Alam kong ang buhay ng isang vlogger, part-time lang yan eh. Meron silang sariling work. Either estudyante sila or
meron silang full-time work, or meron silang pinapasokan na iba, or may sarili silang business, tapos ang vlogging is on the side. So kung vlogger ka, at tulad ko, na full-time nurse, at vlogger na rin at the same time, pag off ako, nag-vlog ako, wala kang time tumaibes. Vlogger ka eh, diba? So vlogger ka. So, wala kang time, mag-edit ka pa, mag-record ka ng video, di ka naman pwede mag-record ng video habang tumatay ka, diba? So, imbis na itain mo siya, mag-vlog ka na lang, or mag-edit ka na lang ng vlog mo para sa next vlog mo. Kasi nga, kailangan mo ng pera, diba mga best? Para may pambili ka ng vegetable para sa back to number 3, hindi lang kanin ang kinakain mo. Kung hindi, may konting gulay ka na mga best, di ba? So, kung vlogger ka at wala kang time, for sure, constipated ka mga best. Kung hindi ka man constipated, every 4 days kang tumatay. Panigurado yan mga best. Ito po, mga number 5, napasensya na po tayo, no? Number 5. Wala kang pambili ng sabon at tabo. So kung poor lalo ka at wala kang pambili ng sabon at tabo, doon ka sa ilog lang tumatae, best. Ang ilog ay isang mga 2 centuries bago mo matuntun yung ilog, kasi mag-hiking ka pa sa bundok, by the time ma-hiking mo yung bundok, mag-hiking ka pa ng lake, mag-hiking ka pa ng isang bundok, doon ka sa ilog tatae, best. Pagbalik mo ulit ng bahay mo, nalatay ka na naman, babay ka na naman doon, no? Mga best, dahil wala kang ang tabo eh, di ba? Wala kang sabon. So, yung ilog, doon mo pinupush, doon mo tinatodo yung pagbubugas mo ng puwet. So, kung walang ilog at walang, oh my God, yun ang sasabi ko, wala kang tabo, wala kang pambili ng sabon, good luck sa'yo, best. Mag-wipes ka na lang. Parang dito sa Canada, wipes. Number 6, mga best, number 6, ito yung napaka-importante, hindi ka nagbayad ng luwasa. So, naputulong kayo ng tubig, ultimang pangkapi mo na lang ay nalapin ng hugas mo ng puwet mo, dahil wala ka nga, di ba? So kumbaga sa umaga pagkagising mo, edi magkakape ka, di ba? Inuminom. Tapos naisip mo, shit, matatay ako. Imbis na inumin mo yung tubig mo sa kape, imbis na inumin mo yung kape mo, panghugas mo na rin ng puwet. Pero minsan importante talaga ang kape, lalo na pag may work ka. So ubusin mo na ng kape mo, yung tae next time na lang yung kumbaga next priority na lang yun, diba? Mga best. Alam niyo yan, sa mga mahihilig sa coffee, ang coffee, it's a must lalo na sa umaga. So kung hindi ka nagbayad ng nawasa at napatulang kayo ng tubig, good luck sa'yo, best. Tipid-tipid din sa tubig pag may time. So kung ako sa'yo, ang advice ko bilang isang magaling na vlogger, bilang isang matalinong vlogger, charot ulit, ay tuwing umuulan, ihanda mo yung mga balde sa labas at ihakuti mo lahat ng ulan para meron kang reserve, lahat ng tubig sa ulan para may reserve ka just in case maputulang ka ulit ng nawasa, mga best. No? Kung hindi man, meron bang jumper ng, di ba ang electricity may jumper, meron, pwede ba i-jumper ang tubig? Yun, ganon. Kung hindi man, pumunta ka sa nearest poso sa inyong barangay, doon ka magposo at doon ka na rin tumae, mga best. Kasi kapag ang constipation, kapag pinigilan mo ng todo-todo yung tae mo, my goodness, magiging bloated ka na, hasakit yung chan mo, at naku, ewan ko na lang, baka ma-operasyon ka pa. Number 7, eto, makaka-relate kayo dito. Sino dito yung nag-mall na, pero, tae na? Aminin niyo yan mga best. Kahit gaano kaganda yung mall, Gateway man yan, o Shangri-La Mall, or SM Mega Mall, hindi kang matae kasi public toilet siya. Naranasan ko na yan eh, yung pupunta ko ng mall, may shopping-shopping, pag nagsishopping kasi ako na-exit ako minsan, yung gano'n, natatayin na, yung parang may konting kirot sa puwet mo, parang gusto mo matae. Alam niyo yan mga best, makaka-relate kayo. Tapos, ayaw mong tumae, kasi, nasa public toilet ka, tapos, yung paa mo, alam na kapag lalaki ka, diba? Alam mo namang, umihi ka na ako po. Yung paa mo, sa cubicle, kitang-kita, oh my God. Talagang, oh my God talaga. Pipigilan mo yung tae mo hanggang sa makauwi ka, tapos sa Pilipinas, yung traffic pa siya, oh my God. Naalala ko nung estudyante ako sa Pilipinas, nag-G-liner ako, tsaka naga. Makalimutan ko na isa eh, G-liner, tsaka RGCC yata yun. Bus yung papuntang, from Cainta
to Central Escolar, doon ako nag sa Manila, doon ako nag-aral ng college. Yun. So, oh my God, hindi pigilan ko. Oh my God, 3 hours yung 3 hours yung biyahe, pauwi pa lang. Kaya good luck sa iyo. So pag-uwi mo, wala na yung urge mo tumae. Pak, bukas constipated ka na. Good luck talaga sa iyo, no? Ayun pa nat ating number 7. Tama ba number 7 na ba 'yon? Gigil Kimmer, may kinig ako. Mga best. Mga best, subscribe kayo ah. Number 8. Ito. Ito research talaga 'to eh. Totoo 'to, napatunayan na 'to ng mga best. Number 8, nanalo ka ng lotto ng 2,000 million. Sa sobrang saya mo, wala ka ng time tumain. So, yung imbis na tumain ka, bili ka na lang ng kotse, bili ka ng bahay, bili ka ng bagong ref, bili ka ng bagong freezer, bili ka ng bagong aircon. So, sa kakabili mo, alam mo yung utak mo, kasi naging hobby na siya, di ba? Hobby na yung shopping mo everyday. So, yung utak mo parang, ay, well, yung tao, hindi na yan, hindi na part ng buhay mo yan. Kumbaga, humiwalay na sa katawang lupa mo yung tao. So yung tae, wala na. So constipate ka na habang buhay dahil milyonaro ka rin. Nalo ka ng loto, diba? Gets? Number 9. Wala kayong banyo sa bahay, mga bes. So, ayan po ay isang malaking problema. Kung wala kayong banyo sa bahay, ang may i-advise ko lang po ay bumili kayo ng toilet. Alam niyo toilet? Ay, hindi. Ang may advice ko lang pala sa mga walang banyo sa bahay ay bumili kayo ng jarro. Alam niyo na 'yon. So, kung wala kayong palikuran sa bahay, wow, palikuran mga best. Alam niyo 'yan, banyo, toilet, CR. Sa Canada ang tawag nito washroom kasi social washroom. Pero hindi naman talaga siya nang nagwa-wash, nagto-toilet paper lang din. Kaya Kadiri bells din. Anyway, so kung wala kayong banyo sa bahay, wala kayong palikuran, bumili ka ng maraming newspaper. Wala kang pakialam kung Abante yan o Tik-Tik. Ang importante, meron kayong newspaper sa bahay. Dahil ng newspaper, importante yan. Uupo ka lang sa newspaper, dun mo ilabas. Pero kung wala ka pa rin pambili ng newspaper, dahil sobrang hirap nyo, sadamuhan ka na lang, bes. Pumunta ka sa likod ng bahay nyo, kung may damo dun, good luck. Kung walang damo at may ahas pa, ewan ko na lang sa'yo. Nako. Number 10. Ito. For sure, makaka-late ang mga Pilipino dito sa number 10. Kasi ito, importante ito pinag-uusapan, ano? Yung number 10. Mahilig ka sa teleserye. So, yung ultimong commercial break na 2 minutes, dahil sa sobrang bilis ng commercial break, papunta ka, alakan ng bahay niyo eh, papunta ka pa na sa palikuran, tapos na yung commercial break, pabalik ka na. Kumbaga, hindi ka pa nakatae, nag-umpisa na agad yung show ulit. So balik ka na agad, takbo ka. So back and forth. Kaya mahirap din yung malaking bahay. So kung mayaman ka, mansyon yung bahay mo, tapos ang layo ng palikuran mo, at nanonood ka ng teleserye, dahil adik ka sa teleserye, adik ka sa FPJ, hanggang sa nabuhay, namatay na sa cargo, at na-reincarnate na sa cargo, doon ka pa rin sa FPJ, sa unprovinsyano ng mga best, wala kang time. Kasi busy ka eh, di ba? Busy ka sa teleserye, busy ka sa Korean novela, tapos hanggang sa na-busy ka na, tapos patitin ng midnight, nag-o shopping ka pa. Di ba yung o shopping ngayon sa Pilipinas, yung sa ABS-CBN ba yun? So wala. Hanggang sa kinabukasan, ganyan naman yung routine mo, wala ka na namang maitae, hanggang sa na-constipate ka na, hanggang sa di mo alak na ng chan mo, o-operahan ka na. Kasi yung tae mo, na-imbak na sa, dun sa intestine mo, mga bes. So yan na nga po mga bes, sana po ay napulutan niyo po ito ng magandang aral. At sana po ay nakapagbigay po ako ng napakagandang advice po para sa mga taong constipated. Bilang isang nurse po, ako po ay isang advocate na wag po tayong magpa-constipate. Kasi pag na-constipate ka po, napakahirap po niya mga bes. So, ulit po para sa, thank you po ulit sa panonood. Make sure you subscribe. Ito po yung channel ko. So, www.youtube.com/GigilTV. Meron na po tayong lagpas 1,200 subscribers. Maraming salamat po. I-try po natin mag-vlog twice a week. Pag hindi po, kapag busy po ang hinihingin ko, I'll try to upload once a week. But anyway, thank you for tuning in. And nandito ulit si Geek Kimmer. Kimmer, you wanna say bye to them? Kiko, come on. K-
Come on, come on. Yeah. Oh, say, say bye. Ang baho po ng hininga niya. Kasi kumain siya ng bully steak. Kira, Giga, come on. Si Giga ayaw niya makiyak. But anyway, dyan po natatapos ang ating top 10. Maraming maraming salamat po sa panonood. Bye.